A few minutes later. Sabi ko na po sa inyo na hindi po kaaway ang ating mga alagad ng batas. Ako po ay kumukuna lamang doon sa mga tiwaling nagpapatupad ng ating saligang batas. Dahil marami na po ang inaabusong ordinaryong mamamayan. Sino pa po ba ang lalapitan ng mamamayan kung aping-api na sila sa ating mga alagad ng batas? At salamat din po sa mga taga-IPI. Salamat naman sa inyong pong pagtatanong. Kaya ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Ang ating pong topic ngayon, mga kabigwas. Ito, yung topic natin ngayon. Louie Larusa, pinag-resign na ni Elgin Damasco. Pero, tuloy umano ang sweldo. Diyan naman, ano kayang dahilan? Mamaya, natin na yung alamin na. At pangalawa, issue sa paghingi ng suporta sa mga mamamayan ni Hubert Dasmariñas, sasagutin ni Bigwas. O, sasagutin ko po. Hihimay-himayin ko po yan. Ha? Kung bakit ipapaliwanag ko yan dahil gusto nilang gawing butas sa akin yan. Yung tungkol dyan sa paghingi ng suporta. Diba? O, ubahin natin yan yung ano, sa issue na talakayin natin. Pero bago ang lahat, basahin po muna sa mga nanonood ngayon. Salamat po sa 1,604 na mga nanonood ngayon ng live. Maraming salamat po sa inyo, lalo na po sa mga nagkulap. May nakakulap pala ako, hindi po akalain ha. Salamat po sa mga matitinong vlogger. Salamat. Ang pinasasalamatan ko po, yung matitinong vlogger. Pero yung mga vlogger na walang paninindigan, huwag na po, hindi ko na kayo pasalamatan. Nakakagulo lang kayo. Nami-mislead lang ninyo. Yung mga matitinong vlogger, yun ang mga pinapurihan ko. Hanggang saan yan? Babatiin ko at talagang bibigyan ko ng magandang pagbati yung mga vlogger na matitino. May paninindigan. Parang nasa legit media na sila. Pero yung iba na walang ibang ginawa, kung may aatake sa akin, tapos na aatake sa kanila, ako na mapupere. Alam niyo mga ganong klase ng palipin yan. Baka mamaya masukulan yan, ay aatakihin ka na ng ulo yan. Mahirap yung ganon, yung mga ganong vlogger. Kaya sa mga vlogger na matitino, ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Ako naman, sa tagal ko na sa larangan na ito, hindi pa uso ang vlog noon. Nandito na ako sa larangan ko. Kaya lang, ina-advisean ko yung mga bago pang mga vlogger na gusto magpapakilala. Kung gusto nyo magpapakilala, sabi ko nga sa amin, sa legit media, dalawa lang eh. Sabi nila, dalawa lang kung gusto mong makilala. Purihin mo lang, purihin yung mga politikong tiwali. Yan. Kaso lang, hindi ka pakikinggan yan. Alam mo kung bakit? Sasabihin naman ng mga politiko, hayaan mo na yan. Kasi alam ko naman, pupurihin lang ako. Pero kung mangungumentary ka, isiwalak mo yung katiwalian nila. Kahit pupugak-pugak ang radio station ko. Kahit hindi maririnig doon sa kanilang lugar, mapipilitang kumuha ng kawayan yan. Taasan lang ang antena, marinig lang ang balat mo. Ganun yan eh. Pero kung pupurihin mo, yan. Sasabihin lang niya, yan, yan. Pupurihin naman tayo yan. Kaya mas niyayakap ng masa ang pangungumentary. Kasi siya yung nagsisiwalas ng katiwalian. Pero kung ikaw vlogger naman, alin yung nagsasabi ng nagsisiwalas ng katiwalian, tapos aawain mo, ay pakiusap doon sa mga nakasubscribe niyan. I-unfriend na ninyo, i-withdraw na ninyo yung mga suporta dyan, huwag na ninyo i-follow yan, i-unfollow na ninyo yan sila, para wala na. Talagang tanggalin ninyo. Kasi, nakakagulo lang yan. Maglalagay pa lang, mag-mislead pa. Eh, nandiyan yung
ako daw ay nakulong na. Binalik, kagago naman talaga yung vlogger na yan. Nakulong na raw ako. Kaya patuloy si Spencer tuloy. Sabi niya, boss, ano nangyari sa'yo? Nakulong ka daw. Eh, di nagpicture ako nito. Hindi ko lang mapicturean yung aking iniinom. Baka makomersyal eh. Ay, may lakad pa naman ako ng oras na yun dahil mapunta ko doon sa meeting doon sa downtown. Hindi nag-picture ako. Ano sabi ni Spencer? Mga kapo talaga to. Kasi, yung mga ganong mga vlogger, i-report ninyo. I-report? Mga pinting report lang naman yan eh. I-report ninyo tapos yung mga nakasubscribe niyan, kung relevant kay Alex, subscribe ninyo. Para madala yung mga ganong klaseng mga vlogger. Okay, ay salamat po sa 2071 views. Sabi dito, sir, sabi ng report air ni Sir Rabi, nagtatago daw si Liubert. Bakit magtatago si Liubert? At bakit sila nanalamba kung hindi nila makontak si Liubert? Mas manalamba nga ako dahil ako yung piyansa doon doon eh. Ako dapat ang mag-alala kung magtatago si Liubert. Ako tiwala ako doon sa kanyang kasi gusto ninyong palulutangin yan para tamnan. Di ba hinalubog na ang bahay niyan nung nakaraang araw? Hinalubog kasama pa ang kapatid kung ano, kapatid ba Jahin? O kapatid ni Jubilin? Kasama, walang warang po pa, walang sensualan. Hinalugog na nung bisis pa daw. Eh, anong gusto ninyo? Palulutangin namin yan dyan. Tinago namin doon sa lugar na yun. Kasi ano, balak na naman yung tangan. At ang nana naman ninyo, hilig ninyong magtanim. Dapat sa inyo, mga agriculture, kasi mahilig pala kayo magtanim. Ito. Panulutangin ninyo ngayon si Lube. E kita yung dalawang bisis na hinalugong doon. Sinasight lang nila kung nandoon dahil alam nila na mananalo si Lube at tagilid sila kaya tatamnan nila. Magbago na kayo. Dapat siguro kapag natanggal kayo, mag-apply kayo doon sa agriculture. Sino ba pinakamataas ngayon ang agriculture? Si Libby ba dito sa Palawan? Pa-applyin din yan pag natanggal sa pagkapulisya. Ako sasabihin nagtatago, eh ano ngayon kung nagtatago yung tao? Kaya nga may safe house eh. Hindi na ako alam kung saan banda yun. Ito ang kanilang tinitirahan. Dahil pag pinatatawag ko, sabihin ko na magtungo kayo rito dahil mag-interview yung iba. E pupunta dito yun. Anong problema ninyo? Eh alam ko naman, siguro natunugan nila. Kasi alam nila eh. Kaya gumagawa ng paraan ngayon itong mga kapulisan. Dahil alam nila, kapag napakarbon dating ang buto, hindi nila malaman kung paano nila dipunsaan yan. May nagsabi nga na palitan nila yung buto, itaon nila doon sa pizza ng pagkawala ni Jubilee. Eh ang tanong, hanggang doon lang kami, kami doon sa carbon dating? Hindi naman. Ilalagay, magkakaroon pa ng panibagong DNA. Ngayon kung panibagong bungo yung nilagay ninyo, hindi tugma yun. Sasabi nila, hindi naman papayag ang galino. Eh, subukan nila, hindi nila papayag. Kung korte na ang mag-utos, mayroon po kayong sinakripisyong tao. Okay lang naman sana na hindi kayo papayag. Pero may nagsakripisyong
Bambi Morales, Redondo, ito lagi kong inaabangan. Napapatigil ko sa paglalaba ko para makapanood lang ng programa ni Sir Sumi. Salamat po sa 2,608 na nanood. Marami pong salamat sa inyo. Hiling ko lang po sa inyo kung halimbawa hindi nyo mapapanood ang live, i-follow lang po ninyo, subscribe po ninyo at Big Was Official sa YouTube po. Araw-araw po, nandoon po itong mga aming mga episodes. Mayroon nga po nagsabi sa akin eh, Sir, may vlogger nag-wewitaw na sa'yo, hindi na susuporta sa'yo. Bakit ka raw nangihingi ng tulong para kay ang termino pa, ginamit mo ang galino. Tignan mo naman doon sa paghingi ng suporta ni Lilio Bert, may galino ba? Wala. Unawain ninyo ang kapsyon. Si Lilio Bert ang humihingi para mapakarbon dating at mapadiini. Independent. Kung ayaw ninyo magbigay, huwag na kayo magsalita kung ano-ano. O ngayon, kundi na ang kulang. May pangbayad na doon sa carbon dating at saka sa DNA. Kundi na lang. Salamat. Ngayon ayaw. May nag-message dito na huwag na raw basahin yung kanilang mga pangalan ng mga nagbibigay. Ako kasi gusto ko kasi transparent. Dahil pinaginalahan na naman ako nitong kabila na ito. Kaya gusto ko transparent dahil ako sa totoo lang. Nung mamatay ang papa ko, sa Visayas kasi, hindi naman katulad doon sa La Union, sa Visayas kasi, yung namatay doon ang papa ko, mayroon silang tinatawag na kapulungan, yung samahan. Pag namatay ang mag-apag, alam nyo sa totoo lang, nung mamatay ang papa ko, ginastos ko lahat. Dahil, iwan ko ba, nandidiri ko akong gamitin pampiling pagkain ang galang koleksyon galing sa Pasay. Sa totoo lang, ewan ko lang kay Damasco kung hindi siya nandidiri. Puro patay yung kanya eh, yung linap. Puro patay, piin, mabayad ka, buhay. Makakatanggap ka, patay na ka na. Oo, ano pa gagastusin mo? Diba? Sa totoo lang, nandidiri ako. Kaya kapag dating sa mga ganon, mga koleksyon, mga ano, hindi po ako gumagamit niyan. Gagamitin niya sa tamang gugulin. Ewan ko ba, hindi baling magutom ako. Huwag ko lang lupuhin kapwa ako. Sa totoo lang, ngayon mayroon nagsabi, Sir, bakit hindi na lang kasi inilapit niyo kay Haginor yan? Huwag para walang koleksyon. Magandang suggestion. Pero naalala mo ba, noong ipiansahan ito si Dubert, nangako pala ito si Congressman Haginor na tutulong. O anong ginawa? Ginabi na tikos ni Damasco. Anong sabi ni Damasco? May halong politiko! Ego! O yan! Bakit nalapit pa ako kay Haginor? Di lalo na naman kami inisyo, parang pinapasok mo ako noon sa... Yan! Lakwit na naman. Sige, lakwit pa niyo. Hindi na naman ako maririnig yun sa radyo. Baka mamaya, yung internet na naman i-lakwit ninyo, ha? Nawa, masisira ko aking ano dito eh. Aming transmitter sa dasa ginagawa eh. Talagang mabuti na yung breaker automatic shutdown. Kasi kapag pinaklakwit, automatic ang ano, breaker. Kaya, yan, ano nangyayari sa mga nakikinig sa radyo ngayon, naputol-tap po tayo saglit dahil pinaklakwit. Yan, kababalik lang. Itinabalik agad. Itinaplakwit. Kaya yung mga nakikinig sa radyo, pasensya po sa'yo, ha? Nawala po tayo sa clip. Ayun. Okay. Mga kabigwas, tuloy ko po yung suggestion ninyo na lumapit daw ako kay Haginor. Di lalo tayo nagkakulay. Lakasan mo ako ng muli ko rin. Masyadong ninyong kaganda ang lalaki ko. Lalapit na ako. Kung
Liube, malapit na. Kunti na lang ang ulang. Makapaybambayan na tayo sa carbon dating at saka sa itong DNA. Kung marupsupra man, huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa iyo sa life ang sobrang tulong. Kasi prinsipyo ko po yan, mas masarap yung tumulong kesa tutulungan. Tandaan mo, yung tutulong ka dahil sa gana ka, pag-aapawin yan ng nasa itaas. Pero kung ikaw naman, mayroon naman kakayanan, pero hingi ka ng hingi ng tulong, kaya hindi ka maanak-anak, lagi kang mga ngamoy spanto niyan. Kaya ako, iba ako, huwag niyo kong ipari sa inyo na pati mga tao guguyuin sa 5 pisong pamay. Iaraw-araw ang daming pamay, bakit hindi nabawasan yung pamuilisyon dito sa Palawan? Tuwing eleksyon, dami pa rin pati pamay, bumubungo na. Kalukuhan kayo. Magbabasa nga muna ako, humihinit yung bunbunan ko. Sabi ni Ima, estimada, labahan lang, Sir Tommy, para sa taong inosente, paulit-ulit na sa itong mga galino, hoy, hindi para sa inyo, ang pera na nilikom ni Bigwas, para yan sa inosenteng taong inosenteng sigilatan lang, Sir Tommy, dito lang kami. Masaya kayo. Pero tandaan doon sa mga galieno, sa tagumpay ni Liubert, kayo din ang makikinabang. Hindi ba kayo na-aating ninyo idiin si Liubert? Hindi ba ninyo naisip yan? Akala ko may nakapag-aral na kayo. Anong sabi ng paliwanag ng otoridad? Baka binuhusan ni Liubert yung bangkay, kaya naging kalansay. Anong pambili? Anong alam niya doon sa chemical na yun? Ha? Anong alam niya? Chemical doon na ipambili? Ano rin ang pambili? Anong pangalan noon? Mabuti sana kung agwa oksidada lang yan. Ang hinang ng utak ninyo. Sinasabi ko nga, tama yung sinabi ni Turton, dipindi sa lugar at dipindi sa mga hayop. Eh kung kinain ng leon yun, isang araw, ubos na talaga ang laman. Baka pati buto nga, kunti na lang matira. Eh walang leon dyan, bayawat ang meron. Ay ang bayawat, maliliit pa rin, malinis pa yung paligid. Huwag po kayo kasi kayong magpapadala sa panguguyo sa inyo. Roger Jan, galit pag sana magpaasa sir, kaya ako napapanood sa inyo nung una kasi sabi nyo ilalabas nyo yung video pagpunta ng alam nyo na eto sasagutin ko yan. Saan yun? Eto sasabi ko sa'yo, kung ilalabas ko ngayon may say-say ko ba? Diba wala na? Ang damdaman ng mga galino na si Jundilin ang patay, ang kalansay, kahit anong ilabas mo ngayon
isip-isip din kayo minsan. Ha? Iba yung aking estrategiya. Ito, Ari Escalem, hindi ka basta-basta makakabili nung chemical na yun. Mabuti yan! Tama! Pero yung nakaantay doon sa kalansay, kahit anong, kahit alin pa natin sa korte ngayon, yung video at saka yung nagdala ng kalansay, sabi ko nga, yung Nicolino, useless na lang din kasi. Sabi, magpa-interview sa akin, interview sa'yo, tingnan natin kung hindi ka magkaihihi. Lalabas pati bong bituka mo sa tanong ko, maniwala ka. Pati oras, pati inoong mo. Isip sa'yo, huwag na ninyo ang pupululin. Matagal na ako sa trabaho ko. Nginit tuloy yung ating karburador. Kailangan natin tubig na. Ito naman, ako sa'yo nanood, Sir Lutrana, kita idol, dahil ikaw ang may malasakit sa bayan. Sa totoo lang po, hindi po ako taga-Palawan. Ilang taon pa lang ako rito, matahapag na taon pa lang mata. Pero yung pagmamalasakit ko sa taga-Palawan, dahil nakita ko yung kanilang kapihan, ipinaglalaban ko yan. Ano na po tulad signal? O, kita mo, 3,344, bigla nilang ginagpok na naman. Ikaw, walang hiya naman talaga, o. Magmukan na para mabasa natin. Alam nilang umaabot na ng 4,000 yung mga nanonood ng live. Bigla namang mawawala na naman yung internet. Noon pa, bago pa lang ako, kaya hinagdagdag nito ako. Dahil umpisa pa lamang ng aking pag-broadcast dito. Hinaras na ako ng mga impacto na yan. Kaya doon sa mga pumuto, itong mga politikong gago, pasensya sa mga bata, ha? Itong mga nabuto ninyo ngayon na hindi ninyong kakampi, nagiging kalaban pa ninyo na mga politiko. Ha? Ang akala ninyo, ang naibuto ninyo nung nakaraan, tao, hindi po, mga impacto po yan. Sir Tommy, mabuhay ka. Ikaw lang ang may malasakit sa bayan. Mahihirap na tao, ikaw lang ang may pag-asa. Ipadala lang ninyo dito dahil alam ko naman naghahanap sila ng butas eh. Alam niyo po ba ngayon, papasok na ako sa unang topic. Alam niyo po ba ngayon? Dahil dito, sabi yung video, ipalabas natin ulit, baka nagkamayroon mga bagong nanonood na hindi nila napapanood yung paano. Kasi itong si Elgin Damasco, ang sabi ni Elgin Damasco, 10 years na raw. Oo, bago. 10 years na raw yan. Ang pagkakalat ko kung 10 years, kasi teka, kailan ba ako dumating dito? 2017. Dumating ako eh, November. Nakapag-broadcast ako ng hindi na, may nagdala tuloy ng bumig sa akin. Kasi, salamat. Akala na nila, matay na ako rito. May nagdala na tuloy ng iba. Oo. Oh. Ang alam ko kasi dumating ako rito 2017. Umpisa pa lang ng aking broadcast dito, inukulo na nila ako. Dahil alam nila, na-treat nila ako. 2017 ako dumating dito eh. Ahin na hinto. Balik na ako 2018. O ilang ano pa? Tapos hanggang nagsubukan na naman ako, pinasara na naman ang politiko. Grabing pangkakaras na dawa nila dito sa akin. Nag-iisa lang ako. Lahat ng media rito, hindi mga purta dyan sa bandirang yan. Pati na rin po, virens nila na eh. Exclusive lagi. Ngayon, magtitiwala pa ba kayo dyan? Sabi ni Linda Masco, yung video na yan, 20
sang soil. Sabihin mo, tama nga, kasi dumating ako 2017. 10 years na rin, Damasco. Ang 10 years sa akin pagkakaalam, yung unang video na may kasama siyang broadcaster na nasa BYEC pa sila noon. Yun ang alam ko. Ito at ang 20, yung isa. Ito yung luma. Ito yung 2012 na sinasabi ninyo. Yan o. Oh. Yung isa dyan, alam kong patay na. Ang isa dyan na nagkuha ng video, media man yan ngayon. Oh. Yan ang 20, siguro yan sinasabi mo, 10 years na yan. Ang nag-upload niyan, kaibigan mo. Alam mo yan, di ba? Hmm. O baka kasama sa may-ari. Ang nag-upload niyan. Para mapasuko itong adik na ito. Ikaw, sinasabihan ka niya noon na buntot muna, buntot na lang, kulang mo. Damasco, unggoy ka, sabi ni Louie La Rosa. Anong sabi mo naman noon? Louie La Rosa, sige, higop pa ng utot ng demonyo. E ngayon bilang nasama yung unggoy at ang demonyo. Pagkakaalam ko, video na yan, yan ang una yung matagal. Oh, ito ngayon ang bago. Kailan nga lang ibinigay sa akin yan ang source ko eh. Malapit pa yan sa inyong himpilan, ginawa. Ah, gusto mo isa-isahin ko? Malapit sa inyong himpilan yan. Oh, ito yung bago. Ha? Para malaman mo, Damasco, may kahihiyan ka pa ba? Ayan, o. Oh. O, oh, yan. Yan yung bago. Tapos sasabihin mo, Damasco, kakasuhan ninyo yan. Dalhin sa korte. Ay, kabubo naman talaga ng ating justice kung ako'y parang gusto po magpakulong na lang. Kung maglabas ka pala at magsusumbong ka pala ng may humihigong ng bitchin, ikukulong ka. Duterte, bumalik ka naman, sir. Sabi mo noon, kapag mayroong adik, makapagturo ka lang. Hindi ko na kailangan ng premyo. Patayin ba lang ba? Hmm. Yan ang gusto ko eh. Kaso lang, sir, sa totoo lang, baliktad daw ngayon. Sabi ni Damasco, kasuhan daw ako. Di ibig sabihin, libre ang drugs dito. Bawal magsumbong. May nagkaroon dito. Sure ka ba na siya po ang yan? Ano? Eh, alam lang ng magic sarap yan. Damasco, kala ko ba matalino ka? Mayroon bang magic sarap ni daan sa pwede? Sabi mo nga, utok ng demonyo yan. Ikaw siya, ano? Alam naman sabihin mo sa kanyang humihigop lang yan ang puro aluminum. Di ba? Kay kabubo. Yan o, Louie, o. O, di mo. Ang hindi ko lang malaman, bakit pinatatayo? Ibig sabihin ko, ano ba yan? Siguro yung hindi ko alam eh. Hindi ko alam talaga. Dahil ako po, walang bisyo. Hindi ako naninigarilyo. Kaya hindi lang patantira na siya po. Hindi na ako marunong manigarilyo. Siya po pa. Painumin mo lang ako ng isang shot. Kahit sojo yan, hilo-hilo na ako yan. Ang dalibre, ang sojo. Oh. Yan po ang mga kabigwas. Ngayon, oh, balik ko na sa labas para makita nila yung kaganda ang lalaki ko. Ay, maraming salamat ha sa panunood ni Maricar Balbon, Barnisa. Maraming salamat. Kaya wag kang magalala.
atin na walang kwenta. Ang kakangati ngayon puro, nakafocus ako ngayon kay Liube para ma-absuelto at ma-reopen ang investigation. Pag nag-reopen yan, sabi ko nga sa inyo, sa carbon dating lang, baka yung paglalamayan nilang kalansay, ibigay nila sa aso. Sabi naman ni James, Brian, Jordan, laban sa atomic kahit hindi na sa pamilyang Galino, para lang sa pamilya, para lang sa taong bayan at taga-Palawan, para hindi na maulit ang iba pang pamilya. So, sa totoo lang, delikado to. Kasi, kung hindi na yun ito pukusan, wala na eh. Alam mo bang natira na lang dito sa akin ngayon? Dahil at ako, hindi na ito kinukuber. Dahil alam naman natin, ma-influensyang taong nasa likuran nito. Yan nga, gagawa pa rin sila mga bigin blogger eh. Gagawa din sila ng mga trolls. Maaawayin tayo. Alam ko na yan. Kaya gusto nilang ibain ako. Pinagsasabi ko ako ng katotohanan. Kaya galit na galit sila sa akin. Kaya ayaw nilang, ang gusto nila, ayaw nilang mabuhay itong mukhang ito. Endangered na nga ito. Magpapasa na. Ang masama nito, may nakarating sa akin. Pinagre-resign na ni Damasco si Louie LaRosa. Pinagre-resign na dahil nakalagkan daw sa kahihiyan. Sabi ko kasi, ikaw naman kasi Damasco. Salita ka na sa conversation. Nandito sa akin, naka-screen shot natin. Salita ka na salita. Sa korte yan sila mag-uusap. Ipo-korte yan. Matanggal na yan. Eh, bako na yan eh. Hindi mo kasi pinanood yung aking expose. Yan ang problema sa'yo. Ay, dumating kahapon doon. Sabi ng Tagalog, siyempre, marami ng mga empleyado nilang nagsusumbong sa akin. Sir, nagkagulo ba dito ba? Nagkakasagutan ba? Ganun? Oo, dumating pa si Damasco. Galit pa nga yung sasakyan ng City Hall eh. Pinagre-resign si Louie. Mag-resign ka! Nakalagkan sa kahiyan yung aking hipilan. Sabi ko, yan ang nangyari. Sabi ng source ko, pinagre-resign sir, pero sabi naman ni Damasco, huwag kang mag-alala. Kahit wala ka na rito, may sweldo ka. Opa, may sweldo. Sana all. Pwede pala yun? Pwede pala yun? May sweldo. Pinagre-resign pero may sweldo. Saan ko kunin? Baka sa budget ng City Hall, ha? Nagtatanong lang po. Baka magulat yan doon sa tupad. Yung tupad, eh, magkano binibigay? 2,500? Nalaman namin, 5,200 pala yan. Magayos-ayos kayo. Ha? Nagtatanong pa raw, ilan ba yung komentarista yan ni Bigwas? Mayroon na, gusto kong magiging masaya ang buhay mo, makinig ka doon sa after ng habit ni DJ Ding. Ari Cedric Lim. Pero sa umaga naman, kay Ding Gabo. Kaya nga si Ding, nandito sa akin. Wala nang bato si Ding. Nandoon na kay Loe. Mirna Sarmiento, extend mo life mo po, sir. Late kay. Alam mo, natuloy na po. Basta ako kung Damasco, kung gusto mong maganda yung pakikinig mo, after nun habit, doon kay Cedric Lim. Oh, Cedric Lim? Sa umaga naman, doon kay Ding, grabo, sa umaga, national issue, hindi komentarista yun, pero magaganda rin ang tuktok doon, si Ding. Ako ang humawak kay Ding ngayon, inalagaan ko si Ding. Kasi nawala na sa kanya ang bato. Wala na. Kaya pa sinabi, Ding ang bato! Wala na! Wala po dito, nandun kay Louie! Ano?
ng aking Biblia ng ano na susunod na na broadcast. May singat ni Muson pa rin. Ang saya, salamat.